Mabaging aming dakilang amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong banal na salita, naligtas po kami mula sa walang hanggang pagdurusa. Naunan po namin na ang lahat ng aming kasalanan ay tinubos na sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo. Dumanak ang inyong banal na dugo doon sa cross sa pangitan ng inyong pagturusa dahil sa inyong dakilang sakripisyong ito, kahit kami po ay mga miserableng makasalanan, karapat-dapat sa walang hanggang lawan ng apoy, naligtas po kami ng lubos. Meron po kaming buhay na pag-asa tungo sa inyong kaharian. Binigyan po kami ng mahalagang pangako tungkol sa inyong ikalawang pagdating. Nalaman po namin na ang inyong ikalawang pagdating ay napakalapit na. Pakigabay niyo po kami hanggang sa katapusan sa pangitan ng inyong Espiritu Santo sa loob ng Iglesia upang tuparin ang inyong kalooban sa pangitan ng aming buhay. Ngayon araw, kami po ay nakatipon sa oras na ito, kaya mula sa simula hanggang sa wakas, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Unang Thessalonica chapter 5. Unang Thessalonica chapter 5 verse 18. Unang Thessalonica chapter 5 verse 18. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Okay. Kumusta pa ang inyong isang nakarang linggo? Kumusta po kayo? Siguro marami pong mga nangyari sa inyo. Tama po ba? Tama po, naintindihan po? Maraming nangyari sa inyo. Kahit anumang nangyari sa atin, gaya ng sinabi ng verse na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito pa ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Meron pong mga layunin ng pangyayari sa ating lahat, kung may nangyari po, no? Kahit maganda o hindi maganda, kahit mabuti o hindi mabuti, meron pong mga layunin ng Diyos. Kaya po, ang Diyos ay mabuti para sa ating lahat. Kaya sa lahat ng mga bagay, magpasalamat tayo. Ito po ay kalooban ng Diyos. Magalak kayong lagi. Okay. Manalangin kayong walang patid. Magpatuloy kayo sa panalangin. Kayo magbantay na may papasalamat. Kumusta po ang panalangin nyo? Araw-araw po ba ang manalangin sa Diyos? Araw-araw po? Kayo magbantay na may pagpapasalamat. Okay. Kaya para tayo pa'y lumago, binigyan tayo ng Diyos mga pagsubok. Kaya kahit sa ginna ng pagsubok, kung magpatuloy po tayo sa panalangin na may pagpapasalamat, nalalaman po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos ng mas malinaw
Tapos, lalampasan po natin yung mga pagsubok na may pananampalataya at may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ito pa ay kalooban ng Diyos. Kaya magalak kayo sa loob ng Panginoon. Magalak kayo. Ano pang pundasyon, ano pang basehan sa Panginoon? Kaya po, sa totoo lang, ito pong yung lahat ng mensang ito para sa mga ligtas, no? Yung mensang ito hindi para sa mga lahat ng tao, no? Yung mensang ito para sa mga ligtas lang. Kasi ang mga ligtas, sila lang talagang maaaring magpasalamat sa Diyos. Kasi ligtas na po sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dahil tinanggap nila ang dakilang biyaya mula sa Diyos. Eh, magalak kayong palagi sa Panginoon. Sino ang kayang magatupad ng salitang ito? Yung mga tunay na ligtas lang. Kaya magalak kayong lagi sa Panginoon, no? Sa Panginoon. Kaya sino ang nasa Panginoon? Yung mga ligtas. Yung mga hindi ligtas, sa labas ng Panginoon. Eh, paano sila naging magalak? Ano? Sa Panginoon. Imposible na, no? Imposible. Yung mga ligtas po, sila po ang makatupad ng salitang ito. Muli kong sabihin, magalak kayo. Natapos, kahit ligtas na po tayo, hindi po ito ibig sabihin, magalak kayong lagi sa labas ng Panginoon. No? Kung manatili kayo sa Panginoon, magagalak kayo palagi. No? Kung sa labas ng Panginoon, imposible na. No? Kahit ligtas na po tayo, kaya magpatuloy kayo sa pananalangin, kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Colossians chapter 4, verse 2. Okay? Colossians, buksan po natin. Colossians chapter 4. Verse 2. Magpatuloy kayo sa ibasahin po natin ng sabay-sabay. Magpatuloy kayo sa pananalangin, kayo'y magpantay na may pagpapasalamat. Kaya paano tayo magagalak lagi sa Panginoon? Magpatuloy kayo sa pananalangin na may pagpapasalamat. Kaya yung panalangin naman po, para sa panalangin, ano pa ang kailangan? O kailangan po ba yung malaking halaga ng pera? No? Hindi naman po, no? Kahit sino man, kung ligtas na po sila, kaya nilang manalangin sa Panginoon. Mahirap itong sundin. Paano? Manalangin po tayo kahit sa anong sitwasyon. Kung ganun, na may pagpapasalamat sa Diyos. Ano pang pundasyon? Ano pang basehan sa ating pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Ano po yun? Kaligtasan. Tama po ba? Kaligtasan. Kaya, yung pang pasimula ng pagbibigay ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Sa lahat ng mga bagay, magpapasalamat tayo. Magalak tayong palagi sa Panginoon. Ito pa ay talagang kalooban ng Diyos para sa mga tunay na ligtas dahil tinanggap nila yung dakilang kaligtasan. Pero sa labas ng Panginoon, wala pong tunay na kagalakan o kasiyahan. Kaya doon po sa Efeso chapter 5, verse 4, gayon din naman ang karumihan ang hangar na pagsasalita o mga pagbibiro na hindi nararapat kundi ang pagpapasalamat. Kaya ito pa ay naging ating patotoo sa pamamagitan ng ating bibig, ano po, pagpapasalamat sa Diyos. Okay? Kaya pinaka-importanteng patotoo, ano po yun? Patotoo tungkol sa ating
kaligtasan, no? Kailan tayo maligtas? Paano tayo maligtas? Ano pang natutunan ko? Ano pang naunawan ko? Yeah, nang naligtas po tayo, talagang maunan po natin yung totoong pag-ibig ng Diyos. Dapat talagang maunan po natin yung katotohanan. Kaya sa panahon yun, magalak po tayo talaga, no? Yun po ang pasimula ng ating papapasalamat sa Diyos. Okay? Kaya yun po ang nagiging ating patotoo. Kaya, yung mga hindi ligtas naman po, ang karumihan, hangar na pagsasalita o mga pagpibiro na hindi nararapat, yun pa ang sinasabi nila. Kaya minsan hard to communicate kasama ng hindi ligtas, no? So, kunti ang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ito po ay mahalaga po para sa ating pamumuhay bilang isang ligtas sa pangitan ng biyaya ng Diyos. Kunti, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Doon po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 21, kunti, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay sa ating buhay, mula sa umaga hanggang sa gabi, panghawakan ninyo ang mabuti. Ano pang mabuti? Yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Kaysa anong sitwasyon? Sa lahat ng inyong mga lakad, siya ay inyong kilalanin. Okay, buksan po natin mga awik, mga kaikan, chapter 3. Mga kaikan po, chapter 3. Verse 6. Mga kaikan po, chapter 3, verse 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad. Sa lahat ng mga inyong lakad, siya ay inyong kilalanin. Itutuwid niya ang inyong mga landasin. Sa tanang ninyong mga dalan, ilha siya, uksya ang magamando sa imong mga alagianan. Naintindihan po ba? Okay. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya ay inyong kilalanin. Kaya minsan meron pong mga nangyari na mabuti, meron pong minsan ito pong nangyari na medyo hindi mabuti. Paminsan nalungkot tayo sa panabas na anyo, pero sa lahat ng ating mga lakad, siya ay inyong kilalanin. Ibig sabihin, siguro may kalooban ng Diyos, no? Tama po ba? Dati, ang isang Korean mission team ay bumisita sa isang bahay ng sister. Nandun po ako sa ibang lugar. Galing sa Korea, yung mission team po. Yung bahay ng isang sister, talagang very simple. Very simple, no? Naintindihan po ba yung ibig sabihin ko? Very simple. Very simple, okay? Kaya talagang mahirap ito, no? Ano pang mensahe ng yung pastor na bumisita sa kanya? Sister, mahirap pa kayo? Opo. Pero tingnan po natin ang mas mahirap sa inyo. Mas mahirap kay sa inyo. Meron pong mga grupo, mga tao na mas mahirap kay sa inyo. Mas mahirap. Kaya ngayon naman po, meron pong mga giyera sa Ukraine, no? Tama po ba? Ang buti, walang giyera dito. Walang giyera. Yung Taiwan naman po, ngayon, talagang malakas ang tension doon, matindi ang tension doon dahil sa China, no? Alam niyo po ba? Yung China naman po, gusto niyang kunin daw yung Taiwan. Yung Taiwan naman, syempre ayaw. Kaya ayon sa mga politiko, mga
mga specialist sa mga ganitong bagay, siguro nangyari daw yung giyera sa kanila. Yung estimation nila, 2025. Inihanda daw yung China, yung lahat ng mga bagay para sa giyera na ito. Basta, walang balita tungkol sa giyera sa Pilipinas. Ano? Ang buti, wala na po. Ano? Kaya sabi yung mensahe, ano po, mahirap pa tayo, o, tingnan po natin ang mas mahirap kaysa atin. Tapos, sa pangitan ng, kung meron po tayong pagsubok, sa pangitan ng pagsubok, kung lalampasan po natin ang pagsubok na ito na may pananampalataya, darating po yung mas malaking biyaya. Okay? Kaya po, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya inyong kilalanin. Ibig sabihin, hanapin natin yung mga kalooban ng Diyos tungo sa atin para palagi tayo magpapasalamat sa Kanya. Kaya ito po ay kailangan training. Hindi po ito madali. Pasimula pa, marunong na ba kayo sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay? Siguro hindi pa marunong. Ano? Tama po ba? Paminsan na mareklamo, paminsan nalulungkod. Kailangan po ito training. No? Kaya unang Thessalonica chapter 4 verse 8, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Pagsasanay sa katawan. Mga exercise. Ito maganda para sa ating kalusugan. Subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng mga bagay. Subalit ang kabanalan. Pagsasanay sa kabanalan. Ibig sabihin, kailangan yung training. Yung kabanalan ay may kinabangan sa lahat ng mga bagay na may pangako na sa buhay na ito at sa darating. Pagsasanay sa kabanalan. Pagsasanay sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga sitwasyon. Okay, naintindihan po ba? Kaya, paano tayo naging marunong sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Kaya gusto nyo bang naging marunong sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Gusto nyo po? Gusto nyo po bang naging marunong sa pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Gusto po, hindi? Gusto po, o kay sino man, ano po? Kaya ano pang nagiging hadlangan? Ano pang tunay na pagpapasalamat sa Diyos? Ano pang naging hadlangan sa ating pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos? Tapos, ano pang tunay na pagsasalamat sa Diyos? Kaya paminsan, salamat tao sila sa Panginoon, pero yung pamumuhay nila, parang hindi. No? Sa bibig naman, may bigay na sa Panginoon, pagpapasalamat sa Diyos, pero yung buhay nila, parang paminsan, hindi sapat. Paano tayo lumalago? Paano natin masolusyonan ang ganitong bagay? Paano tayo nagiging kalugos-lugos sa Diyos ng mas maigi? Okay? Kaya, tingnan po natin kung ano po ang kalooban, ano po ang sistema sa ating pagbibigay sa pagpapasalamat sa Diyos. Una, isipan natin ito ng mabuti. Tingnan po natin kung ano ang dahilan, kung bakit tayo magpapasalamat sa Diyos. Kunwari, ay salamat. Kung sinabi na niyo sa ibang tao, salamat, ibig sabihin, anong nangyari sa iyo? Bakit sinabi niyo sa kanya na salamat? O salamat sa inyo? Bakit sinabi niyo sa kanya ng ganon? Dahil ano po? Dahil meron po kayong
meron pong nakatanggap. Meron, dahil tinanggap nyo mo kahit anumang bagay na kailangan ninyo, no? Tama po ba? Yung mga kinakailangan ninyo, kung tinanggap nyo na, ay salamat. Mo libre daw, no? Salamat na. Tama po ba? Kung may tinanggap bilang reserta ito, meron po tayong mapusong pasalamat sa kanya. Kung walang tinanggap, mawala din yun. Tama po ba? Naintindihan po? Nagpapasalamat kayo sa inyong magulang? Tama po ba? Nagpapasalamat kayo sa inyong magulang o hindi? Magpapasalamat kasi maraming tinanggap nyo. Maraming bagay tinanggap nyo mula sa kanya. Tama po ba? Natural po ito. Kaya yung mga talagang kinakailangan, kung tinanggap natin ng sa pamamagitan ng biyaya, ay magpapasalamat tayo sa kanya. Tama po ba? Kaya may tinanggap nyo pa mula sa Diyos o hindi o wala? Meron. Marami po ba o konti? Malaki po ba o maliit? Malaki po, malaki. Mga Gawa chapter 17. Buksan po natin ang Biblia. Mga Gawa chapter 17. Mga Gawa chapter 17 verse 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay nang hininga ang nalahan ng mga bagay na ito. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Hindi kailangan tulong ng kamay ng tao. Sino po ang Diyos? Ay, kasi siya po ang tagapaglikha. Ang lahat ng bagay sa kanya. Tama po ba? Kailangan po ba yung tulong ng tao? Hindi naman, no? Na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siya ang nagbibigay. Siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay, ng hininga, ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya sa lahat ng tao, hindi naman para sa mga ligtas, kundi para sa hindi pa ligtas, siya pa ang nagbibigay lahat. Yung verse na ito, lalong-lalo na itong kursa, mga physical na bagay, no, hininga, buhay, mga pagkain, tubig, sikat ng araw. Lahat po, lahat, no? Pero kung ito lang, kung physical na bagay lang, syempre hindi po ito sapat, no? Ito din po ay mahalaga. Dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi kailangan po 'yon. Pero sarap para sa mga ligtas, kung ito lang, syempre hindi po 'yon lahat. Meron pong mga tinanggap pa, ano po? Kaya para sa mga makasalanan, para sa mga hindi ligtas, ano po ang kailangan? Pagkain po? Masikan ng araw? O hangin? O kailangan po. Pero kung yun lang, hindi sapat, tama po ba? Ano po ang kailangan sa kanya? Kaligtasan. Tama po? Kaya binigyan ng Diyos ang lahat ng bagay sa mga tao, pero hindi niya binigyan ng mga kaligtasan, ng kaligtasan ang mga kaluluwa, paano sila magpapasalamat sa Diyos, no? Pero binigyan tayo ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng sakripisyo doon sa cross. Doon sa cross, binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Tama po? Naintindihan po ba? Kaya yung pang dahilan kung bakit kaya natin magpapasalamat sa Diyos dahil tinanggap natin yung kaligtasan. Kaya meron pong mga mayaman sa mga physical na bagay, mga material na bagay, pero wala pa silang pagpapasalamat sa Diyos sa kanilang puso kasi hindi pa sila
ligtas. Meron pong mga mahirap, pero kung ligtas na po sila, ang puso nila ay puspos ng pagpapasalamat sa Diyos. Naintindihan po ba? Okay. Kaya yung condition ng ating magbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos ay hindi nakadepende sa mga material na bagay, kundi depende sa ating spiritual na blessing, no? Kasi tayo po ay nilalang, taong nilalang. Tayo po ay spiritual na nilalang. Okay? Kaya kung isang Kristiyano ay nagpapasalamat sa Diyos kung dahil sa mga material na bagay, ay hindi po ito tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Pero kahit sa mahirap na sitwasyon, dahil sa yung mga walang hanggang biyaya, dahil sa yung mga walang hanggang blessing, kung sila pa ay nagbibigay ng pasalamat sa Diyos, ito po ang tunay na pagsasalamat sa Diyos. Kaya kung ating pagpapasalamat sa Diyos ay nakadepende sa material na bagay, ito pa ay miserableng pamumuhay. Kasi kung nawala na yung mga material na bagay, nawala din kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ito pa ay hindi tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nang tayo pa ay naligtas, ano pang tinanggap natin? Tunay na kapayapaan. Ano pang tinanggap natin? Walang hanggang pag-asa tungo sa kanyang kaharian. Ano pang tinanggap natin? Hindi pangkaraniwang kagalakan ng kaligtasan. Ano pang tinanggap natin? Tunay na salita ng Diyos. Katotohanan. Yun pang tinanggap natin. Yun pang nagiging basehan sa ating pagbibigay, pasalamat sa Diyos. Yun pang tunay na pagsasalamat sa Panginoon. Dati, meron pong ganitong kaso na meron isang bahay dito, tapos sa tabi niya, meron pong isang laruan. Maraming bata dito naglalaro. Kaya nandito pong isang lalaki na may edad. Ang problema sa kanya, medyo maingay dahil sa yung mga batang ito. Maingay. Medyo makulit yung mga batang ito. Kaya paano ito masolusyonan? Sabi niya, tahimik ka na. Sige po, pasalom ng ilang minuto, tahimik na. Pero pagkatapos ng ilang minuto, naging maingay pa ulit. No? Paano ito masolusyonan? Anong ginawa niya? Sa isang araw, tinawak niya yung lahat ng bata. Bagay po, halika dito. Dahil sa inyo, masaya ako. Dahil nandito po kayo palagi. Oh, biglang iba na yung lola ito. Lola, lolo. Biglang iba na, no? Kaya, hindi tapos, sabi niya, bibigyan kita ng konting, parang love gift, no po, yung para sa bata, anong tawag? Lalo, ligalo, mga, ₱20, kata bata. Wow, malaki na, no? Binigyan kita ng ₱20, kaya yung request ko, huwag kang absent, tuloy-tuloy kayo dito, araw-araw. Ay, sige po, bakit hindi po? Kaya, tinanggap nila yung ₱20. Pagkatapos ng isang linggo, salamat kasi tuloy-tuloy po kayo dito. Pero ngayon kulang yung budget. Binigyan kita ng ₱10 lang. Sige po, bakit hindi? Tuloy-tuloy sila dito. Pagkatapos ng isa pang linggo, halika dito. Salamat po. ₱5 lang, kulang yung budget. Sa susunod na linggo, sabi niya, wala na, ubos na yung budget. Wala na, ubos na. Hindi ko kayang ibigay sa inyo. Bakit ganun po? Nandito naman kami. Palagi.
Hindi kami absent. Bakit wala po? Ay, ubos na yung budget ko. Sige po, alis po kami. Wala na sila. Wala na. Anong nangyari sa kanila? Kasi yung motibo nila, nagbago na. Nagbago na yung motibo nila. Kaya hindi po ganon yung ginawa ng Diyos. Kung kailangan, kung mas mabuti sa atin, inalis ng Diyos yung mga material na bagay. Para tayo pa'y lumago, spiritual. Kaya, noong linggo, kinausap ko po isang sister na ano po, sa ibang lugar dahil sa mga ibang bagay. Pero nalaman ko na yung nanay niya ay nawala na. Yung nanay niya nawala na. Yung nanay ng sister nawala na. Naintindihan po yung ibig sabihin ko? Nawala na. Nasa Panginoon na ngayon. No? Kasi kilala ko yun, yung nanay niya. Kaya dati din may sakit pero ligtas na po siya, kabutiang palad. Sa simula pa naman medyo matikas ang puso niya, pero ang buti ligtas na po siya. Kung ito pang nangyari sa hindi ligtas, syempre ano po, nalulungkot sila. Pero nang kinausap ko yung sister na walang pagbabago sa kanyang pananampalataya. Walang pagbabago sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, nandun pa rin yung kapayapaan. And tapos, meron po tayong syempre pananampalataya na sigurado siya sa langit. Nauna siya sa mas magandang lugar. Pinaka-perfectong lugar. Okay? Eh, kaya po, iba po yung mga isip ng tunay na ligtas. Hindi po tayo nakadepende sa mga pangyayari sa mundong ito dahil yung puso natin ay nasa kaharian ng Diyos. Kaya po, tinanggap po natin yung mahalagang bagay talaga na hindi nagpabago magpakailanman. Kaya dahil dito, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos palagi. Dahil hindi po ito nagbabago, dahil ito po ay walang hanggang bagay. Tapos, hanggang dito, kaya nagpapasalamat po tayo. Meron pong isa pang bagay. Ano po yun? Yung tinanggap natin, maraming bagay tinanggap natin, yung tinanggap natin, hindi po sa atin. Kailangan natin maunawaan na yung maraming bagay na tinanggan natin, hindi po sa atin pa, kundi pa sa Diyos. Kung inisip natin, kung ito pa ay sa atin na, biglang nawawala po yung ating pagsasalamat sa Diyos. Tandaan po natin, yung lahat ng tinanggan natin, hindi po sa atin, kundi sa Diyos, kundi sa Panginoon. Kaya, kunwari, meron pong isang maliit na bata, yung tatay o nanay, dahil sa yung birthday niya, no? Binigay niya yung mga konting regalo. Tama po ba? Kung gano'n, ano ang sinabi ng bata? Ay, salamat. Tatay, salamat. Nanay, mama, papa, salamat. Tapos, dapat niya malaman, hindi hanggang dito lang, dapat niya malaman, ito pa ay galing sa kanyang magulang. Tapos, dapat niya malaman, hindi po ito sa kanya. Kaya kailangan itong ingatan. Tinanggap naman. Tapos, pagkatapos ng ilang araw, itapon niya. Itinapon niya yung mga tinanggap niya. Bakit ganun? Kasi inisip niya, yung pang sa kanya na. Yung tinanggap niya, hindi sa kanya. Yung tinanggap niya, sa kanyang magulang. Kaya kung ganon, kaya natin panatilihin yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. Yung lahat ng mga biyaya, yung lahat ng mga
Mabuting bagay na tinanggap ninyo hindi sa inyo, kundi sa kanya. Siya pang mayari. Kung ganon, ano po yun? Tayo naman po bilang isang katiwala, tayo naman po bilang kanyang anak, nag-enjoy lang po tayo sa kanyang biyaya. Yung pang ano po, magpapagumpabang loob. De tapos, yung tinanggan natin, kailangan natin tandaan, yung lahat ng tinanggan natin ay sa kanya, tayo pa isang katiwala, kailangan natin gamitin ang mga biyaya na tinanggap para sa kanyang kalooban. Yun po ang pamumuhay ng isang ligtas. Yun po ang pamumuhay ng pamumuhay para sa pagbibigay ng ating pagsasalamat sa Diyos. Kaya, tindahan po natin, kung inisip natin, ito ay sa akin na, nawala na po yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Kung ganun, ano pa ang pumasok? Yung mga pusong palalo, yung mga pusong mga mayabang ay pumasok sa atin. Tapos, yung ating unang pakibig, unang biyaya na tinanggap natin, nagiging mahina. Manghihina po ito. Yung ating kagalakan ng kaligtasan, nagiging manghihina. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, yung lahat ng tinanggap natin ay sa Panginoon, hindi sa atin. Lahat. Yung ating kaluluwa din, hindi sa atin. Sa Kanya po yun. Kaya kung gusto niya, kaya niyang kukunin. Kay kailan. Kaya, kung pumasok na yung mga pusong kayabangan, ano pang nangyari sa atin? Ito sa akin na. Ito sa akin na. Kung ganon, kung inaalis ng Diyos yung mga bagay na tinanggap natin, nagsisimula tayong magreklamo sa Diyos. Kaya tandaan po natin, yung lahat ng tinanggap, lahat ng mga mabuti, lahat ng tinanggap natin ay sa Kanya na. Kaya palagi tayong nagpapasalamat sa Diyos, palagi tayong magpapagumpaba sa harapan ng Diyos. Yung magpapagumpabang loob, ito pa'y lalagyan para sa ating pagpapasalamat sa Diyos. Kaya doon sa 1 Corinto chapter 10, Unang Korinto chapter 10 verse 10. Unang Korinto chapter 10 verse 10. Huwag ding kayong magbulong-bulungan gaya ng ilan na magbulong-bulungan. Sila ay pinuksa ng takapuksa. Huwag din kayo magbulong-bulungan. Dili ka mo magpagurbor. Magpagurbor? Tama ba? Gurbor. Ano po yung reklamo? Tama po? Ingon nga ang uban kanila na nag bagulbor. Okay po. Huwag din kayo magbulong-bulungan. Gaya ng ilan na magbulong-bulungan, sila ay pinuksa ng takapuksa. Ito pang nangyari sa Israelita. Ang kahalangan ng tao ay sumisira sa kanyang landas. Ang kanyang puso ay nagagalik laban sa Panginoon. Ang kanyang puso nagagalik tao sa Panginoon. Sa totoo lang, ang kanyang, dahil sa yung kanyang kahangalan, ang kanyang landas ay sumira naman. Kaya ano pang rason? Bakit nasira na yung landas niya? Bakit nasira na yung lakad niya? Dahil sa kanyang kahangalan daw. Kulang sa karunungan, dahil sa kanyang muwang. Pero ang kanyang puso nagagalik laban sa kanyang sarili. Ano? Pilaban sa Panginoon. Hmm.
Kaya ito pang nangyari sa mga Israelita na nagdeklamo sila sa Panginoon dahil sa mga nakikitang bagay. Yung mga nakikitang bagay, ano po yun? Mga disyerto. Kaya ligtas na po sila sa kamay ng Ehipto doon sa Red Sea. No, Red Sea. Ano po? Alam niyo po ba? Nahati na yung pulang dagat. Wow! Nagula sila. Makapangyarihan talaga ang ating Diyos. Nagagalak sila lahat. And kaya, and tapos, nagpasok sila sa disyerto. Sa ilang araw, okay. Siyempre, pero sa disyerto, mahirap. Kaya, kahit nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, ano po, nagsimula silang nagreklamo. Ano po yun? Dahil yung puso nila ay mayabang. Anong nilalaman ng puso nila? Hindi sila nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Nagdududa sila sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya po doon sa Exodus chapter 15, Exodus chapter 15, verse 22, patuloy na pinangunahan ni Moses ang Israel mula sa dagat na pula. Sila'y lumabas sa ilang ng Sur, sila'y lumakat ng taong araw sa ilang, hindi nakatakpo ng tubig. Sila ito lumaglakad ng tatlong araw sa ilang, sa disyerto. Hindi nakatakpo ng tubig, no? Hindi nakatakpo ng tubig. Gaya nang nangyari sa dati, dahil sa typhoon, ano? Kulang yung tubig. Nang sila dumating na sa Mara, hindi nila mainom na ang tubig sa Mara sapagkat ito ay mapait. Pero natakpan nila yung tubig. Saan po? Mara. Pero ano daw? Mapait. Kaya tinawag itong Mara. Nagreklamo ang bayan kay Moses. Sinabi, ano aming iinumin? Siya'y dumating sa Panginoon. Ituro sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy. Inihagis niya ito sa tubig. Inilagay niya ang isang kahoy sa tubig na tinutukoy ng Diyos. Tapos yung tubig naging masarap na. Matabis na. Ang puntong ito, nagreklamo daw ang bayan. And then, tapos nagreklamo sila pa ulit. Exodus chapter 16. Dahil sa pagkain. Kaya, sinabi ng Diyos, sige, bibigyan kita ng yung pagkain, buhas sa langit. Ano po, tinapay, buhas sa langit. Tapos mga karne sa gabi, sa pangitan ng mga ibon. Yung ibon ay lumilipas sa inyo. Nahulik po kayo ng mga tapos kunin nyo yung mga ibon sa nahulok sa inyo. Parang ganun po. Yung pang nangyari. Ang problema, nagreklamo sila. Kaya po doon po sa Exodus chapter 16 verse 8. Exodus chapter 16 verse 8, sinabi ni Moses, kapag binigyan kayo ng Panginoon sa pagsapit ng gabi ng karneng makakain. Sa kinaumagahan ng pagkaing nakabusok sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pagdedeklamo ng inyong sinasabi laban sa Kanya. Ano kami? Ano kami? Ang inyong mga pagdedeklamo hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. Nagreklamo sila sa kay Moses. Pero sabi niya, ano kami? Tao lang po kami. Bakit nagreklamo sa mga tao? Yung reklamo sa Diyos na. Kaya, bakit po ganito? Hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Kaya po, kung pumasok na yung kayabangan sa ating puso, una, ito sa akin na. Tapos sa susunod, ano po? Reklamo kaagad. Bakit po? Kung hindi binigyan ng Diyos, reklamo kaagad. Sa akin naman, bakit kinuha niya? Sa akin naman, bakit hindi niya ibigay? Hmm?
Kaya ano po ang sinabi ng Bible dito sa bagong tipan? Kaya sa lumang tipan, meron pong mga storya. Ano po? Sa bagong tipan, meron pong mga interpretation. Dito po sa Filipos chapter 4, buksan po natin ang Biblia, Filipos chapter 4. Verse 6. Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ay Panginoon, ngayon nasa disyerto kami. Panginoon, salamat po sa inyo dahil sa inyong dakilang biyaya. Kaya ligtas na po kami sa kamay ng Ehipto. Nandito po kami sa tapos ligtas na po kami sa pulang dagat. Nakita ko po yung inyong kapangyarihan. Ngayon nasa disyerto po kami, tulungan mo kami. Dapat ito po ang nangyari. Kaaga silang naklamo. Bakit po? Kasi hindi na wala na yung pagpapasalamat sa Diyos. Bakit po? Kasi nakalimutan niya na lahat ng bagay na tinanggap nila, siguro tandaan pa, pero yung lahat ng bagay na tinanggap nila sa kanila na, hindi sa Diyos. Kaya wala na yung pagpapasalamat sa Diyos kasi sa kanila naman. Kaya po tandaan po natin yung lahat ng mga tinanggap natin ay sa kanya, hindi sa atin. Siya pang mayari, siya pang takapagdiktas, siya pang takapagbigay. Okay? Kaya siya po ang ating ama na dapat natin igalang palagi kaysa anong sitwasyon. Palagi. Kaya verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang mga inyong kahilingan sa Diyos. Kaya verse 6, before verse 6, verse 5, verse 4, verse 7, verse 8, verse 9, may connection po sila lahat. Verse 4 naman, magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. Malaman nawa ng verse 5 naman po, malamang nawa ng lahat ng mga tao na inyong kahinauhunan, ang Panginoon ay malapit na. Magalak kayong lagi sa Panginoon, magalak kayong lagi sa Panginoon, huwag kayong mabali sa anumang bagay, kunti sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng ano po? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng ano po? Panalangin, tapos ano pa po? Pagsamo, namay, ano po? Pagpapasalamat sa Diyos. Tandaan po natin, yung lahat ng tinanggap natin, nang marami, tandaan po natin yung lahat ng mga bagay na tinanggap natin hindi sa akin kundi sa kanya hanggang ngayon. Kaya po ito po ay kalooban ng Diyos. Kayong mga ibang verse naman po, kayo po ang bahala. Natapos, ito din po nangyari kay Apostle Pablo. Apostle Pablo. Ikalang Korinto chapter 12. Ikalang Korinto chapter 12 verse 7. Ikalang Korinto chapter 12 verse 7. May Bible po pa kayo? Ikalang Korinto chapter 12 verse 7.
Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya upang ako'y huwag makyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag makmalaki ng labis. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapag ang aking kapangyarihan ay naging saktar sa kahinaan. Ako'y lalong makmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Naintindihan po ba? Anong ibig sabihin? Si Apostle Pablo may sakit. May sakit siya. Yung sakit niya, hindi natin alam kung anong sakit niya ng detalyado, pero alam po natin may sakit siya sa kanyang mata. Basta may sakit siya, may sakit po siya. Tapos yung sakit na ito, medyo mahirap sa kanya. Kaya tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon. Tatlong beses na, hindi isang beses. Tatlong ulit akong sa Panginoon panalangin. At sa totoo lang po, si Apostle Pablo, makapangyarihan ng apostol, kaya pinagalingan niya yung maraming tao. Pinagalingan niya yung maraming may sakit sa pangitan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Pero siya mismo may sakit. Pinagalingan niya marami, pero siya mismo may sakit. Kaya gusto niyang alisin ito. Kaya tinda po, yung kapangyarihan sa kanya, hindi sa kanya, kundi sa Diyos. Kaya pinagalingan niya yung marami sa pangitan ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan, sa kanino po yun? Sa Diyos, hindi sa kanya. Kung sa kanya na, pinagalingan niya ang kanyang sarili ng madali. Tatlong ulit akong manalangin sa Panginoon tungkol dito, lumayo sana ito sa akin. Kasi masakit talaga, mahirap ito. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Sapat na sa inyo. Kaya sa gina ng sakit, meron pong biyaya ng Diyos. Kaya kung sakit po ito ay nagiging tulay tungo sa biyaya ng Diyos, bakit hindi? Meron pong, pero kunwari may sakit siya, nagdeklamo siya. Kung ganun, iba na yung topic na ito. Yung biyaya sa pangitan ng sakit na ito, hindi umabos sa kanya. Leklamo lang ang umabos sa kanya. Kaya dati, ito pang nangyari, meron pong isang parang lasinggo, hindi naman pala, parang karaniwang lasinggo, alcoholic talaga. Alcoholic. Addiction. Meron pong isang lalaki dito. May dalawang anak na lalaki. Yung nakita ng anak, yung pamuway ng tatay niya, dahil sa papa niya, nahirapan po sila. Kaya ano pang nangyari sa dalawang anak na lalaki? Sa nang lumago sila, nang malaki na sila, isa sa kanya nagiging doktor. Naging doktor siya. Gusto kong tulungan mga tao katulad ng papa ko. Kaya naging doktor siya. Yung isa sa kanya naman, naging lasinggo katulad ng tatay niya. Bakit iba po yung resulta? Bakit iba po ang resulta? Bakit iba po ang resulta ng ating Kristo ng pamumuhay? Kaya yung nangyari sa Israelita, nangyari kay Apostle Pablo, syempre po, yung pamumuhay ni Apostle Pablo, mas mahirap po kasi dahil sa matinding pag-uusik. Gaya ng alam po natin, siya po yung naging martyr. Yung ulo niya, ano? Anong tawag? Anong tawag? Putso. Putso ba? Ay, putor naman yung kain mo. Meron pong mga panalita ng tat? Binugutan, parang ganon.
Kaya hindi po maganda ang resulta ng pamumuhay niya sa panlabas, sa mata ng ibang karaniwang tao, pero siya pang pinaka blessed Kristiyano. Okay? Kaya po, yung pang nangyari. Kaya ano pa ang kailangan? Dapat tayo pa yung magpabagumpaba sa harapan ng Diyos. Yung lahat ng nasa atin na tinanggap natin kaya anuman ay sa Kanya, hindi sa atin, sa Kanya. And tapos dahil tinanggap natin yung maraming mga biyaya, dapat tayo pa yung magpapasalamat sa Diyos, lalong-lalo na dahil sa yung kaligtasan, tapos yung kasunod na mga biyaya na tanggap natin, ngayon pa, bukas pa, hanggang sa Kanyang pagdating, magpakailaman doon sa langit pa. Kaya po, yung mga magpapagumpaba ay tuloy-tuloy po sila sa manatili sa Panginoon. Tapos, paminsan, bagi tayo pa ay nagreklamo sa Panginoon, ano po ang mayabang isip, mayabang puso, kanina po, hindi sila nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, hindi tapos, hindi sila magbigay ng papasalamat sa Diyos ng mabuti. Tapos, paminsan, inisip natin, ang Panginoon ay hindi matalino kaysa akin, kaysa atin. Kung meron po tayong problema, inisip natin, tayo po ay mas marunong sa mga problema ito. Hindi Diyos. Hindi Diyos. Okay? Kaya, minsan, inisip po natin, ang Diyos ay hindi mabuti. Paminsan, inisip po natin, ang Diyos hindi perpekto. Paminsan, inisip po natin, ang Diyos unfair. Unfair. Kaya kung ganun, ano pang nangireklamo? Sa susunod, ano po? Inggit. Sa susunod, ano po? Hatred. Galit. Kaya, doon sa Mateo chapter 25 po, ano? Meron pong tatlong tao. Na nakatanggap ng talento. Tama po, mula sa amo niya. Isa naman, ilang talento daw po? Tandaan niyo po ba? Walang oras naman. Ano po? Parang papaliwanag ko naman na lang. Ano po, ilang talento na tinanggap nila? Ha? Ano po? Ha? Sampo. Tapos. Lima. Tapos. Dalawa? Tingnan po natin. Mateo chapter 25. Verse 15. Verse 15 po. Kaya lima po, lima taka isa, ay dalawa tapos isa, 15. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, ang isa ay isa. Okay. Lima po, lima, tapos ano po? Dalawa, tapos isa pa naman, isang talento. Kaya sabi niya, bakit dalawa na? Oh, lima daw? Bakit sa akin isa lang? Sana dalawa o tatlo. Bakit isa lang? At syempre, ito po ay katiwala. Kaya kung marami na, mas maraming responsibilidad. Pero kung inisip niya ng ganito lang, may kulang sa kanya, no? Kung maraming tinanggap,
mas maraming pong yung responsibilidad. Okay po, tama po ba? Isa po, dalawa, lima. Sabi niya, bakit dalawa sa kanya? Bakit lima sa kanya? At sa akin naman isa. Ang Diyos ay hindi mabuti. Ganito po ba? Ganito po? Sa meron pong kapatiran na tatlo sa loob ng church, may tinanggap, no? Lima na, dalawa na, sa akin naman isa lang. Bakit ganito? Akala ko kung sa loob ng church, pare-parehas lang tayo lahat. Iba pala. Kaya sa loob ng church, iba pala. Bakit ganito? Una, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. Ayon sa kakayahan niya daw. Ayon sa kakayahan. Kaya, itipende sa Panginoon. Ayon sa kakayahan naman. Alam ng Diyos kung yung mga detalyado tungkol sa ating sarili, kaya yung mga tama lang, binigyan tayo ng Diyos. Yung tama. Tama po, no? Naintindihan po ba? Naintindihan po. Iba-iba po lahat yung talento. Iba-iba po lahat yung sitwasyon. Yung kaligtasan, parehas po. Yung kaligtasan, syempre po, walang pagbabago sa kaligtasan. Parehong kaligtasan na natanggap natin, yung mahalaga, parehong pananampalatay, isang ama, parehas po. Pero yung mga talento, iba-iba po yun. Naintindihan po ba? Bakit sa kanya marami, bahala ang Diyos. Tanda po natin, mas maraming responsibilidad sa kanya. Kaya ano pang resulta ng kanilang negosyo? Ano daw po? Nagsikap siya ng mabuti, kaya yung limang talento ay nakibangan sa limang talento. Yung dalawang talento po? Dalawa. Kaya anong sinabi ng Panginoon ni Jesus? Magaling, mabuti ang alipin na ito. Pareho po yung ano po, pagpupuri sa kanila. Bakit dalawa lang? Bakit dalawa lang kayo? Tingnan mo, siya lima naman. Hindi po yung sinabi ng Diyos. Kung hanggang sa dalawa, kung dalawa ka na, 100% na. Tama po? Naintindihan po ba? Kung lima na, 100% din. Ang problema kung apa sila, yung pakinabang niya, yung resulta ng yung ano, yung negosyo niya ay apa na talento lang. Anong nangyari? Yung papupuri sa Panginoon ay iba sa kanya. Mabuti ang alipin. Tapa na alipin. Ang galing. Yun ang pinakamagandang ano po pagpupuri sa kanya. May bawasan naman doon sa Mina. Talinghaga ng Mina, may bawasan po. Sige, mabuti ang anak. Yun lang. Kaya, kumpara sa kanya, mas konti naman yung resulta. Pero yung pagpupuri sa Panginoon sa kanya ay pinakamatas na yung level. Kasi ito pa ang hanggang sa kakayahan, yung resulta niya, 100% na. Tama, naintindihan po ba? Naintindihan po. Kaya kung tingnan po natin ito lang, hindi po ito, siyempre tama po, naintindihan po ba? Kung ganun, bakit nagreklamo siya sa kanila dahil hindi siya nagtitiwala sa Panginoon ng 100%, hindi tapos, iniisip niya, ang Diyos ay hindi perpekto. Kaya ng tao. Kaya po ito pa ay kayabangan sa pananaw ng Diyos. Anong isip mo? Ako ay hindi perfecto, gaya mo. Kaya yung pang nangyari sa Israelita, kay Moses po, sinabi niya, kaya niyo po ba, Panginoon? Sa tingin ko, hindi kaya mo. Sabi niya. Ganun ba? Doon sa
bilang, numbers, sa lumang tipan po, bilang, mga bilang, ano po, Levitico, Genesis, Exodus, Levitico, tapos bilang po, Genesis, unang libro, tapos ano po, yan, bilang chapter 11, verse 21. Bilang chapter 11, verse 21. Ngunit sinabi ni Moses po ito, sinabi ni Moses, ang bayang kasama ko, 600,000 katao, yung sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan, kakatain ba kaya ang mga kawan, ang mga bakahan upang makasya sa kanila? Anong punto? Anong punto ni Moses? Marami po sila, 600,000 katao, yung mga bayang kasama ko. Bayang, ito, mga ano po, ilan po sila? 60 million, parang gano'n, no? 60 million. Ito, bilang ng mga lalaki lang po ito, bilang ng mga lalaki, yung pangtunto niya sa Bible, bilang ng mga lalaki. Ibig sabihin, meron pa, mga babae pa, meron pa yung mga bata. Kaya marami po sila talaga, mga 200 million daw, parang ganon. Ayon sa estimation lang. Kaya niyo po ba, Panginoon? Papatayin nyo po yung lahat ng mga baka dito, mga lahat sa ano, paano nyo ito gawin? Paano nyo bigyan ng lahat ng karne? Kainisim niya, hindi ito kaya kahit sa Panginoon. Kahit sa Panginoon, hindi ito kaya. Ay, hindi po ito kaya sa Panginoon? Sa tingin nyo, hindi po ito kaya? Kaya po, kayang-kaya naman yun. Kayang-kaya naman. Pero paminsan, yung isip natin, parehas kay Moses. Verse 23, kaya sinabi ng Panginoon kay Moses, umiikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon, nakikita mo kung ang aking salita matutubas sa iyon o hindi. Umiikli na ba ang kamay ng Panginoon? Yung kamay ko biglang naging maliit na. Kayang-kaya ko naman. Kaya sa ating pamumuhay, tandaan po natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay makapangyarihan sa atin, no? Tapos sa kabilang banda, kung walang tulong ng Diyos, hindi po ito magagawa. Kung walang tulong ng Diyos, kahit anuman, hindi po ito magagawa. Kaya itong kursa, Ebanghelyo ni 15, Ebanghelyo ni Juan, chapter 15. Tingnan po natin. Ebanghelyo ni Juan, chapter 15. No, itong kursa, puno ng ubas. Alam nyo po kung anong ibig sabihin dito, no? Tama po. Ano pang pinakapunto o pasimula ng mensaheng ito? 15 verse 3, verse 4, kayo'y manatili sa akin, ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhay sa kanyang sarili, malibang makakabis sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang manatili sa akin, kayo sa kanya, na siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo ihiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yung mensahe ng Panginoon Jesus, una, negative expression. Negative siya, negative. Yung ginagamit niya, yung negative expression.
manatili kayo. Hindi sinabi niya ganyan, kayo'y manatili, ako'y sa inyo. Kung ganon, nagpubungan kayo ng marami. Hindi sinabi niya ganon, may negative. Gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabi sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin, ako sa kanya, nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya yung pinaka pasimula ng mensaheng ito, hindi magbubunga. Ang sanga na hindi magbubunga, buhas sa kanyang sarili. Malibang makakabit sa puno. Ano pa po? Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kailangan natin maunawan yung verse na ito, kung tayo'y hiwalay sa kanya, wala tayong magagawa. Kahit anumang bagay, kahit maliit na bagay, kung hindi tayo magbubunga, kung hindi tayo manatili sa puno. Yung mga sanga na hindi magbubunga, buhas sa kanyang sarili, malibang nakagabi sa puno. Yung pang unang mensahe sa ating, kaya manatili po tayo sa kanya. Kay pagtanggi sa ating sarili. Pagtitiwala sa Panginoon ng lubos, tapos para dito, pagtanggi sa ating sarili ng lubos. Nang si Jesus ay ipinakwa sa cross, ano pang nangyari sa atin? Yung tanong po, kaya para tayo po ay magpapasalamat para sa Panginoon, lead me to Calvary. Lead me to Calvary at the cross. Dito po tayo palagi. Anong ibig sabihin ng cross? Sa totoo lang, sino ang dapat namatay sa cross? Sino po? Ako po. Dapat dito po tayo. Dapat dito po ako. Wala na ibang paraan. Kasi tayo po ay makasalanan, hindi Jesus. Tama po? Pero kaya nyo po ba? Ang hirap ito. Masakit talaga. Grabe ang sakit dito. Baka tapos ang kamatayan. Tapos, impero no pa. Ikalawang kamatayan. Kaya, ibig sabihin, ang gabay na ng kasalanan ng kamatayan, hindi po yung physical na kamatayan lang, hanggang sa impero po yun. No? Ito bang tamang proseso para sa atin? Paano tayo mamatay sa cross? Impossible. Pero sa halip natin, ang Panginoon Jesus, ay, ito tayo. Sa halim natin, ito po, ang Panginoon Jesus ipinako sa cross. Yung pang sinabi ng Bible, nang si Jesus ay namatay sa cross, tayo din po ay namatay kasama ng Panginoon Jesus. Pero walang sakit. Sino ang nagturo sa cross? Siya lang. Tayo naman po sa loob kasama ng Panginoon. Meron po tayong konting sakit. Pagkatapos ng session 4, nasaktan po tayo, Ay makasalan pala ako. Impero no talaga. Ay marumi pala yung pamumuhay ko. Marumi pala yung puso ko. Marami pala yung kasalanan. Sigurado akong impero, no? May konting sakit. Konti lang. Sa puso. Pero wala pong grabing sakit gaya ng Panginoon Jesus.
Kay sino ang nagturusa? Ang Panginoon Jesus. Dahil sa pagturusa ng mga nanay, tayo pa ipinanganak. Tama po ba? Dahil sa pagturusa ni Jesus, tayo pa ipinanganak. Paano? Kasama niya muling mabuhay. Kasama niya muling mabuhay. Okay? Kasama niya muli tayong mabuhay. Spiritual? Katawan? Hindi pa. Katawan naman, kailan? Sa kanyang ikalawang pagbabalik. Katawan timpa, babaguhin ng Diyos. Ayon sa kanyang ginawa. Ano pang pundasyon? Ano pang basehan? Dahil mabuhay siya, muli siyang mabuhay kasama natin. Kaya, kung sumasampalataya sa kanya, bubuhayin pa rin ng Diyos sa pangitan ng bagong katawan. May konting time gap. Ito po ay panahon para ating espiritu or napaklalago. Kaya po, ano pang meaning sa cross? Una, wala akong magagawa. Pasanin mo ang inyong cross. Pasanin mo ang inyong cross, sabi ng Panginoon. Tandaan nyo palagi, wala tayong magagawa. Yung pang ibig sabihin ng cross. Kung inisip natin, kayang kuna konti, anong nangyari? Sa pumasok na po yung ganitong isip, ibig sabihin yung cross ay lumalayo sa atin. Pero sabi ng Panginoon, pasanin mo ang inyong cross palagi, araw-araw. Ibig sabihin, dapat natin maunaw na wala akong magagawa kung walang Diyos. Wala akong magagawa kung hindi ako manatili sa puno ng ubas bilang isang sanga. Kaya, una, pasanin mo ang cross. Anong ibig sabihin? Wala akong magagawa. I cannot do anything. Wala akong magagawa sa labas ng Panginoon. Tapos, I cannot do anything kung labas ng Panginoon. Sa pangalawa, I can do anything sa loob ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Dahil siya pa'y muling mabuhay. Kaya, ito pa ang ating patotoo. Kaya, palagi tayong lumalapit sa cross para tandaan po natin na ano po ang tinanggap natin. Para tandaan po natin na wala tayong magagawa palagi kung sa labas ng Panginoon, yung lahat ng tinanggap natin ay sa Diyos. Nang bilang resulta ito, meron po tayong handok na papasalamat sa Panginoon. Handok na pasasalamat sa Diyos. Ito pa ang ating sakripisyo para sa Panginoon. Kay Levitico chapter 22, verse 29, kapag kayo'y maghahandok ng handok na pasasalamat, handok. Handok na pasasalamat. Handok na pasasalamat. Panginoon, tinanggap ko po yung dakilang kaligtasan, biyaya, buhay na walang hanggan, lahat ng mga blessing, hanggang sa kanyang inyong kaharian. In lahat ng mga tinanggap natin araw-araw sa ngayon, ito pa ay galing sa inyo, hindi sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kaya para, dahil dito, upang sukulian ang inyong biyaya kahit konti, ihahandok ko po yung aking buhay. Yung pang Kristiyanong pamumuhay, yung pang pasimula ng Kristiyanong pamumuhay, kung inisip natin ito sa akin pa, wala pong yung handok papasalamat sa Panginoon kasi sa akin naman yan.
Kayong lahat ng oras, lahat ng pamumuhay, lahat ng ating mga bagay, kahit anumang bagay sa ating, yung kaluluwa natin, lahat, kahit sa kaluluwa, sa Kanya na po, sa Kanya na. Okay. Kayong pangtunay na handok na papasalamat sa Panginoon, bilang resulta ito, makaroon tayo ng sacrifice para sa Kanya. Okay? Kaya ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Unsa man ang akong igabayat kang Jehovah tungo sa tanan niyang mga kaayuhan kanako? Ano ang aking isusukuli sa Panginoon? Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Ang mga gawa ng Panginoon, isa sa laisay. Kayong pang ating ministry, yung pang layunin ng ating evangelization. Bakit kailangan po yung mag-evangelize? Bakit ano po? Una, hindi pa sila ligtas. Tama po. Saan sila makapunta? Impero, no? Tapos, tinanggap natin yung dakilang biyaya. Kaya nagagalak tayo palagi. Gusto naming ibahagi ng yung mabuting bagay sa Kanya. Kung meron po kayong mga masarap na pagkain, kung tinanggap nyo na yung masarap ng pagkain mula sa mo kay sinuman bilang kaloob, marami na. Kung marami na, siguro, gusto kong ibahagi kahit konti sa mga kapipahay ko, mga kaibigan ko. Tama po ba? Tama po. Kung maraming tinanggap, gusto kong ibahagi kahit konti-unti. No? Tama po ba? Tama po? Hindi? Sa akin na lang lahat? Lahat? No? Gusto namin ibahagi konti. Ano? Kahit papano? Ano? Tama po ba? Yung pangkaraniwang isip natin. Ano? Tama po ba? Kung hindi, baguhin nyo. Kung hindi, baguhin. No? Kaya dahil marami na po na tinanggap natin, gusto namin ibahagi yung pang evangelization. Ano po? Tama po ba? And tapos, dahil marami po yung tinatanggap natin, yung konting pagkamali o kasalanan sa iba sa tungo sa atin, walang problema. Walang problema ito. Dahil tinanggap natin, marami. Okay na. Sige. Okay na. Tama po ba? Okay na po. Kaya sa loob ng pagtitipon na may papasalamat sa Diyos, kahit meron pong kulang, kahit meron pong ano-ano, walang masyadong problema. Kaya eto cross, lead me to Calvary. Doon po ang Panginoon. Pakmasta natin si Jesus. Saan po? Sa cross na siyang natatak ay nakpasaktar sa ng ating pananampalataya. Pakmasta natin si Jesus. Siya pang nagtatak, nakpasaktar ng ating pananampalataya. Ano pang nagiging hadalangan para sa ating pagbibigay ng pagpapasalamat sa Diyos na karapat? Paano tayo makapagbigay ng tunay na pasalamat sa Diyos? Una, tandaan po natin, maraming tinanggap natin mula sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga tungkol para sa ating kaluluwa. Hindi para sa yung nasisirang katawan. Tapos, yung lahat ng tinanggap natin, kagaya ng kaligtasan, walang hanggang buhay, yung pananampalataya, yung katotohanan, yung pag-asa tungo sa kanyang kaharian, nanggagaling sa Panginoon. Hindi po ito nanggagaling sa atin, hindi po ta atin pa, kundi sa Kanya. And tapos, tambon po natin na ang Diyos ay
makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa kanya. Tayo naman po, walang magagawa. Yun pa ang imahe ng cross. Kaya kabutihang palad, sa pangitan ng kanyang sakripisyo, tayo pa ay namatay at muling mabuhay kasama ng Panginoon. Tapos, tuloy araw-araw, tinatanggap po natin yung biyaya ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon, nagtakpuan ninyo ang biyaya ng Diyos. Sa lahat ng mga lakad, sa lahat ng mga bagay, nandun po yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, para tayo pa ay naging mas, kalugod-lugod sa Kanya, tandaan po natin yung mga sinabi ng Bible, lesson sa Lumang Tipan. Okay, hanggang dito po, ngayon na raw. Manalangin po tayo. Maabaging aming dakilang Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakara ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng Biblia, naunan po namin na maraming mga mahalagang biyaya natanggap natin, lalong-lalo na para sa aming kaluluwa na mahalaga. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo, ito pang nangyari sa amin. Tapos, tuloy-tuloy po ang inyong biyaya, sa ganang biyaya sa aming buhay. Kaya po, tulungan niyo po kami upang tanda ng lahat ng inyong biyaya na natanggap po natin. And tapos, ito pa hindi nanggagaling sa akin, kundi sa inyo. Tapos, lahat ng biyayang ito, kayo po ay mayari. Para sa kuliyan ng inyong biyaya, pakikabay niyo po kami upang maunawa ng inyong kapangyarihan, inyong kabutihan sa aming buhay, inyong kalooban tungo sa inyong iglesia, bilang isang sanga, bilang isang inyong anak, para tayo po ay mabuhay ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Tapos, gabayan niyo po kami upang ibahagi ang dakilang biyayang ito sa mga ligaw na kaluluwa para sila din po ay magkaroon ng biyaya na katulad po natin ng kaligtasan. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.